Hi guys, this is Millie and welcome back to my channel. So if you are new here, please don't forget to subscribe and please click the bell icon for you to be notified if I have a new uploaded video. Let's start na guys. So now, I will be sharing with you guys kung paano ko nagawa itong vanity mirror or vanity table, kung ano man tawag nyo dyan. Basta yun. So yun guys, isi-share ko sa inyo kung paano ko na-achieve at paano ko nagawa to in a very affordable price. What are the things we need to do a your own vanity area? Ano ba yung mga kailangan natin? Ang unang-una natin kailangan ay table. Nakakatuwa kasi may isa kaming table na hindi ginagamit. So, ito siya. Ayan, papakita ko sa inyo. So, ayan siya. Yung table na yan, hindi na namin ginagamit dito sa bahay. Medyo nakatambak na lang siya dyan. Pero wala siyang sira. Color brown nga siya, kung mapapansin nyo. And sabi ko, mas gusto ko kasi na color white. So, napaisip ako. And tamang-tama, meron kaming nabili na 45 pesos na wallpaper sticker na color white. Plain lang siya. Guys, 45 pesos lang yung wallpaper na yun. Bakit hindi ko na lang gawin na lagyan ng wallpaper sticker yung aking table? Kasi pwede rin naman siya guys, diba? Papakita ko sa inyo guys yung video kung paano ko ginawa yung table na to. So, let's go to the video. So, let's start. This is the white wallpaper na gagamitin natin para i-cover itong table natin. Now, susukatin na natin kung gano'ng kahaba yung ikakat natin. Then kapag okay na, we will cut the wallpaper. Ingat lang sa paggupit guys. After that, ididikit na natin yung wallpaper dito sa table. Ingat lang sa pagdikit. Tuloy-tuloy yung process hanggang matapos mo yung buong table. A few moments later. So yun guys, nakita nyo na kung paano ko ginawa yung aking vanity table. So, meron na tayong table. Kung ayaw niyong gumastos na malaki at meron kayong mga naitatago pa diyang mga gamit or anything na pwede niyong gamitin na table, huwag na kayong bumili guys. Ayun na lang yung gamitin niyo. Tapos gamit na lang din kayo katulad ko ng wallpaper sticker na color white. Hindi naman talaga halata siya na binalutan lang ng wallpaper. At ang ganda niya talaga tingnan, parang bago yung table. So, number two that we need is, of course, the mirror. Kahit anong mirror na meron kayo, pwede yun guys na gamitin natin. May mga nabibili yata around 600, 500 na medyo malaki na yun na mirror. Or sa mga malls na medyo pricey rin kasi. Kaya sabi ko, bakit hindi na lang din ako magpagawa dun sa mga nagagawa ng salamin. Nagpakat na lang kami dun sa size na gusto ko. So, pakita ko sa inyo guys yung mirror. Ito siya. Yan siya. So, yan yung mirror na ginamit ko. Yung size nito ay 3 feet by 2 feet. And kung gusto nyo guys na yun din yung size na sa inyo, actually, kasi sa standard size na table, ganun yung size niya. Yung mirror ay nagkakalaga lang ng 600 pesos. At sa size na nagusto mo, kasi yung nabibili sa mga mall, 600 nila, parang maliit lang. Tapos yung sa mga ibang store naman, yung 600 nila, parang hindi matibay na mirror. Sorry guys, yun nga lang, hindi ko nagvideohan kung paano namin ginawa yung frame ng mirror. Ayoko din mag-suggest na bumili kayo. Pero if you have the money, you can buy your own vanity table. Yung pinaka-mura na nakita ko kasi na ganun, almost 3,000, 3,500 ata, parang ganun. Or may 3,000 din kami nakita. Kaya lang kasi, for me, parang hindi siya ganun katibay. Sabi ko, mas matibay pa yung table na nandito sa bahay. Kaya yun na lang yung ginamit ko. Tapos yun nga, nagpagawa na ako ng mirror. Ayan siya. Ayan, kung makikita nyo. Ganyan siya. Ganyan yung mirror na nagawa namin. Diba ang ganda guys? Masibay, wala pang lights yan ha. So, ayun na nga guys. Meron na tayong, una, vanity table. Meron na tayong table. Pangalawa, meron na tayong mirror. At pangatlo, of course, ito na yung magpapaganda lalo sa mirror nyo is yung vanity lights. Ito yung kailangan nyo talagang bilhin. Kung meron na kayong table sa bahay nyo, meron na kayong mirror sa bahay nyo, at ang gusto nyo na lang ay yung lights, pwede kayo guys umorder sa Shopee or sa Lazada. Sa Shopee ko pala siya na-order. Ito guys yung vanity lights. Kung nakikita nyo dyan sa ano. Ayan siya. Focus natin. Ayan yung vanity lights guys. At nabili ko lang to ng 493 pesos. So, 493 pesos lang to guys, vanity lights. At grabe, easy to install lang din to. Easy lang, didikit mo lang siya. At papakita ko sa inyo kung paano ko to ginawa. So, let's go to the video. So, all you need is vanity mirror lights. Ngayon ko lang siya malalagay. Yung table natin, binalutan lang natin ng white
Dawal ko. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. Now, ilagay na natin guys sa palibot ng salamin yung vanity lights. Kasama nitong vanity mirror lights ay may identity niya yung kanyang ito yung kanyang switch. At USB type siya. So, let's start. Let's go! Oh, tutulungan mo na ako. Sa video. Sobrang easy niyang i-install. Sobrang easy niya lang na ilagay sa mirror. Yung vanity mirror na to guys, detachable siya, natatanggal siya. Yun pa yung kagandahan. So, pwede mo siyang ilipat-lipat kung saan. Actually, dyan sa table ko na yan, dyan talaga nakalagay yung una yung vanity mirror ko, vanity table ko. Pero, parang mas gusto ko siya dito, sa side na to, ito nga ito. Gamit na natin siya ngayon. At guys, ipapakita ko sa inyo kapag walang lights. So, ito guys, pakita ko lang sa inyo kapag sinala ko yung lights ng ating vanity. Nga pala itong vanity lights na to, adjustable pa yung kanyang light. 7 times mo siyang pwedeng adjust. Ayan ating pinakamataas. Yan yung pinakamalakas na ilaw sa akin. Tapos, kasi medyo madilim dito sa kwarto. Ayan, babaan ko. Ayan, binababaan ko guys yung light nung... Ayan yung pinakamababa na lights nung ano ko. Then, patayin natin guys ha. So, ganyan. Nakita niyo yung difference guys kapag hindi naka-open yung lights natin. Sorry, pawis na pawis ako. Kita-kita ata yung pawis ko. Pero anyway, ayan guys, tingnan niyo yung difference. Tingnan niyo yung difference kapag may vanity lights na naka-open. So, yan yung light lang na nanggagaling dun sa ilaw ko dito sa kwarto. Then, try natin i-open itong vanity lights ko. Ayan yung pinakamahina. Then, this one is the second. Third, fourth, fifth, sixth, and seventh. Ito yung pang seven. Yan yung pinakamalakas na ilaw. O diba guys, hindi nyo na need ng mga ring lights na yan. This one is for you guys, sa mga naghahanap rin ng mga affordable na products. Sana nakatulong to sa inyo. Actually, I will recommend this vanity lights. Kasi pwede mo siyang dalhin kahit saan. Kung ayaw nyo naman siya idikit sa mga mirrors nyo, pwede siyang alternative sa mga ring lights. Gawa ka lang ng pabilog na anything kung paano yung siya gagawin. Sa mga nag-iisip na gumawa ng kanilang vanity mirror or vanity area, vanity table, ay sana nakatulong ito sa inyo. I know hindi lahat naman dito is binili ko. Yun lang mga mirror and yung vanity lights. And for me, napakasulit na rin yun. Yung 493 pesos mo na vanity lights, kahit yun lang yung bilhin mo, kung meron ka ng table, kung meron ka ng mirror sa bahay, yun na lang yung bilhin mo. I hope nakatulong ako sa inyo guys at sana nagustuhan nyo itong pag-sharepal ng aking DIY mirror sa inyo. And if you want to achieve this vanity table,
panoorin niyo lang itong video ko ulit at makikita niyo kung paano ko nagawa ito. And if you have some questions kung paano ko nagawa ito or anything questions tungkol sa akin or anything tungkol dito sa ating DIY table, please just comment down below. Doon naman sa binilhan ko ng vanity lights, ilalagay ko lang din dyan sa description kung saan ko yung nabili para doon na lang din kayo bumili kasi sulit siya, no defect, and napakabilis lang ng shipping nun. Yun lang guys, thank you for watching and don't forget of course to subscribe and please click the bell icon. Bye bye guys, thank you for watching.